Ang mga PWD na prioridad dapat na mabigyan ng ayuda ay kung minsay sila pang nahihirapan sa pagkuha nito. Sa Taytay, Rizal, isang lalaking naputulan ng paa ang pumila pero bigo pa rin makakuha ng SAP subsidy. Nakatutok si Mark Makalalad ng Super Radio DZWT. Wala nang trabaho na mapagkukuhanan ng kita matapos maputulan ng kaliwang paa dahil sa aksidente. Kaya naman, kahit hirap sa pagpila, tiniis ito ni Albert Lopez para makatanggap ng ayuda. Maaga pa lamang ay pumila na siya sa pag-asang makapag-uwi ng 6,500 pesos na magagamit niya pambili ng pagkain para sa pamilya. Pero ang problema, kahit pasok ang pangalan niya sa master list, wala naman siyang dalang stub. Kaya pinali siya sa pila at pinabalik na lang. Sa payout kasi ng Social Amelioration Program sa Barangay San Juan, Taytay, Rizal, ay kinakailangang may stub o code number na mula sa proc leader para makatanggap ng ayuda. Alam mo, dito na yung pamilya namin, hindi pala yata nadala ng firma namin. Kaya pinapuha yung stub. Kaya alam ko, okay na kasi nakalista na kami doon. Baka kunin ba yung stub daw? Ngayong araw, puspusan na ang pamamahagi ng ayuda sa bayan ng Taytay. Prioridad din ang mga senior citizen at PWD sa payout. Kahit may hiwalay na pila, panawagan pa rin ang mga senior citizen at PWD, sana gawing house to house na lang ang pamimigay ng ayuda. Sa kalagitnaan ng payout, naabutan namin si Milagros Marcoleta. 75 taong gulang na siya at PWD pa, pero pumunta pa rin sa barangay hall ng San Juan. Ayon kay Taytay Mayor Joric Gahola, sa 33,079 na kabuang bilang ng mga benepisyaryo, nasa 75% pa lamang ang completion rate ng Taytay. Para maiwasan naman ang gulo sa pila, kapansin-pansin ang mas organisadong pamamahagi ng ayuda. Mahigpit din ay pinatutupad ang social distancing at may mga pulis din sa lugar ng payout. Base sa pinakahuling tala, umabot na sa 51 ang kumpirmadong kaso ng COVID-19 sa Taytay, Rizal. At ang pinakamataas na kaso ay naitala dito sa Barangay San Juan na mayroong 19 na kaso ng COVID-19. 9 na pasyente naman ang nasawi sa Taytay at 17 ang gumaling na. Mark Makalalad ng GMA, Super Radio DZWB, nag-uulat para sa 24 Oras.